Let us pray. Lord and Creator, let us embrace the costly blessings which you desire for us, blessings that confound the wisdom and strength of this world. Teach us to be your agents of preservation in a world touched by death, and beacons of hope in a world shrouded in darkness. Transform us into your image through the crucible of the cross, writing your mandates upon our hearts, made pure by your perfect love. Embolden us to be your ambassadors, living as representative of your holy kingdom, stirring in us your love for others, especially for those who would seek to destroy us because of you. Make us decrease so that you might increase, as a watching world sees you, not us. Daily we declare that your priorities are ours, even before our own needs and desires. Every moment we live for your glory, the glory of a loving Father and a just King. Free us of any distraction, craving, or anxiety that would keep us from fully following you. For we acknowledge that everything we could possibly need is yours to give us. Remind us of our sinful brokenness and your gift of grace as we encounter brokenness in others. You are the answer to our every question. You are the treasure that we desperately seek. And it is you who invite us into your salvation. As prodigals returning to the Father's embrace, keep us upon your path of righteousness and justice, bearing the good fruit of your Spirit, for it is on you, Lord Jesus, that all hope is built, for all of creation, now and forever. Amen. Corinthians chapter 1 verses 18 to 31. Para sa mga naliligaw, walang kwenta ang mensahe tungkol sa pagkamatay ni Christ sa krus. Pero sa atin na mga nililigtas, ito ang kapangyarihan ng Diyos. Sinabi sa scripture, wawasakin ko ang karunungan ng mga marurunong, tatalunin ko ang husay ng mga matatalino. Ano na ang mangyayari ngayon sa mga matatalino? Yung mga teachers ng law? Yung magagaling sa debate ngayon? Pinakita ng Diyos na kalokohan lang ang sinasabing karunungan ng mundo. Ang galing talaga ng Diyos, ginawa niyang imposible na makilala siya ng mga tao gamit ang sarili nilang talino.
ito ang ginawa ng Diyos. Ginamit niya yung mensahe na sa tingin ng iba ay kalokohan para i-save yung mga naniniwala. Miracles ang gustong makita ng mga Jews. Wisdom uhusay naman sa pag-iisip ang hinahanap ng mga Greeks. Pero pinipreach namin ang Christ na pinako sa krus na hindi matanggap ng mga Jews at walang kwenta naman para sa mga Gentiles. Pero para sa mga tinawag ng Diyos, mga Jews at Gentiles kay Christ, nakikita ang kapangyarihan at talino ng Diyos. Kasi yung sa tingin ng iba na kalokohan ng Diyos ay magaling pa sa talino ng tao. At yung sa tingin ng iba na kahinaan ng Diyos ay mas malakas pa sa kayang gawin ng tao. Ngayon, isipin niyo mga kapatid, kung ano kaya noon nung tinawag kayo ng Diyos. Kung standard ng tao ang basihan, ilan ba sa inyo ang matatalino? May kapangyarihan at mataas ang pwesto sa lipunan? Konti lang, di ba? Pinili ng Diyos ang tinuturing ng mundo na walang kwenta para ipahiya ang marunong. At pinili niya ang mahina para ipahiya ang malakas. Yung sa tingin ng mundo ikawawa at walang kwenta, yun ang pinili ng Diyos para wasakin yung mga bagay na sa tingin ng mundo ay mahalaga. Ibig sabihin, walang pwedeng magyabang sa Diyos, pero galing sa Diyos ang buhay niyong kasama si Christ Jesus. At galing kay Christ ang talino natin. Dahil din kay Christ, ginawa tayong matuwid ng Diyos, ginawa niya tayong banal at niligtas niya tayo. Kaya sinasabi sa scripture, kung meron sa inyo na gustong magyabang, ipagyabang niya ang ginawa ng Panginoon. 1 Corinthians chapter 1 verses 18 to 31.
hangin sa presensya mo natagpuan. Ako'y binago ng pag-ibig mo. Hangad ko lang ay mamalagi sa presensya mo. Luwalhatiin ang pangalan mo. Matthew chapter 5 verse 1 to 12. Seeing the crowds, he went up on the mountain, and when he sat down, his disciples came to him. And he opened his mouth and taught them, saying, Blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven. Blessed are those who mourn, for they shall be comforted. Blessed are the meek, for they shall inherit the earth. Blessed are those who hunger and thirst for righteousness, for they shall be satisfied. Blessed are the merciful, for they shall receive mercy. Blessed are the poor in heart, for they shall see God. Blessed are the peacemakers, for they shall be called sons of God. Blessed are those who are persecuted for righteousness' sake, for theirs is the kingdom of heaven. Blessed are you when others revile you and persecute you and utter all kinds of evil against you, falsely on my account. Rejoice and be glad, for your reward is great in heaven. For so they persecuted the prophets who were before you. Magandang umaga po sa ating lahat, mga minamahal na mga kapatid sa pananampalataya. Tayo po ay nagpapasalamat sa Panginoon sa panibagong araw na Kanyang ibinigay sa atin. At ngayon ay patuloy natin masasaksihan ang kabutihan ng Panginoon sa ating mga buhay. At ang inyong lingkod ay nagpapasalamat na minsan pa ay mangungusap at gagamitin ng Panginoon upang ibahagi sa atin ang mensahe sa araw na ito. At ngayon nga po ang fourth Sunday after the Epiphany, at ang ating teksto ay nabinasa sa atin ay matagpuan sa Matthew chapter 5 verses 1 to 12, o ito yung tinatawag nating Beatitudes. I remember during my youth days, when we discuss about the UMYF logo, we talk about the eight corners of the Maltese cross.
And the eight corners of the Maltese cross symbolize the eight beatitudes. At ang bagay na ito ay nagpaalala sa akin na bilang isang kabataang Metodista o bilang isang Metodista in general ay kinakailangan nating isaalang-alang ang walong bagay na ito sa ating pamumuhay. At nagpapasalamat tayo na sa umagang ito ay siya nating bibigyang pansin sa ating pagbubulay-bulay at sa ating pagsamba. Kung kaya't sa umagang ito ay akin pong inanyayahan ang bawat isa na ating pagbulay-bulayan ang mensahe na pinamagatang Life Designed by God. Life Designed by God. Kung babalikan po natin yung background ng ating lesson, yung Matthew chapter 5 to 7 ay naglalaman ng maraming mga katuruan na ibinahagi ng ating Panginoong Yesus sa kanyang mga tagapakinig at mayroon sa kanyang mga alagad. At ang mga katuruan na ito nagsimula sa tinatawag nating Beatitudes. He started these great teachings by sharing the eight Beatitudes na nakasulat sa Matthew chapter 5. At karina ay binasa sa atin. At iyon ang siyang ating pagtuturuan ng pansin sa ating pagbubulay-bulay sa araw na ito. And there are three things that I'd like us to consider as we contemplate on this message. First is the circumstances of life. Second is the characteristics of life. And third is the direction of life. Mula sa mga nilalaman ng Beatitudes, ay tignan natin ang mga bagay na dapat nating isaalang-alang sa ating pamumuhay sa araw-araw. First, the circumstances of life designed by God. And this covers the first two Beatitudes in verse 3 and verse 4. Blessed are the poor in spirit, for there is the kingdom of heaven. Blessed are those who mourn, for they shall be comforted. Kung titignan po natin, ay parang hindi malinaw ano ba talaga ang kahulugan ng bagay na ito. Bakit pinagpapala ang mga poor in spirit? And so, when we say poor in spirit, we mean we recognize our personal limitations as mortal beings. Isa sa mga dapat nating i-affirm na alam natin kahit tayo po ay nilikha ng Diyos ayon sa kanyang wangis, ay hindi dapat maalis sa isipan natin yung ating pagkilala sa ating sarili na isang nilikha na mayroong hangganan. Poor in spirit would mean we recognize that we have our limitations in life, being mortal beings. At napakaganda na sa araw-araw ay kilalanin natin yung ating sarili sa harapan ng Panginoon at maging sa ating kapwa. Bagamat tayo po ay nilikha ng Diyos ayon sa kanyang wangis, hindi natin maaaring ipantay yung ating sarili sa kanya. Kinakailangang manatili yung ating pagkilala na tayo ay mas mababa sa Panginoon. At ang pagkilalang ito ay nagpapahayag ng pagpapakumbaba sa harapan ng Diyos. Nalang nating kahit kailan ay hindi natin pwedeng ipagmalaki ang buhay natin at kung meron tayo sa harapan ng Panginoon. Kinakailangan na sa lahat ng panahon ay matili tayong mapagpakumbaba. And when we say poor in spirit, we consider all things, all aspects of life. At yun po ang dapat nating isipin. That limitations in our lives encompasses everything, lahat. Lahat po sa buhay natin ay mayroong hangganan. At ito ang siyang dapat magturo sa atin na sa lahat ng panahon, kinakailangan nating mapagpakumbaba sa harapan ng Diyos at maging sa ating kapwa. Dahil nga mayroong hangganan yung buhay at yung mga bagay na mayroon tayo na ibinigay ng Panginoon sa atin. Sa pamamagitan ng pagkilalang ito,
ay ipinapahayag natin ang dalawang mahalagang mga bagay. Pangalawa, ito ay ang katotohanan na ang Diyos lamang ang maaring magbigay ng mga bagay na kulang sa atin. Tandaan po natin yan. Now, what is lacking in us will be made complete in the kingdom of heaven. At yun ay pangako sa atin na sa buhay natin sa kasalukuyan, bagamat napakahirap na ating kalagayan, napakahirap na ating mga pinagdaraanan sa buhay, but we still believe that God has prepared something for us. Not here on earth, but God has prepared something for us in heaven. And so, para makamtan natin ang mga bagay na ito, kinakailangan manatili sa puso natin sa lahat ng pagkakataon yung ating kalagayan na tayo sa buhay natin dito sa lupa ay mayroong hangganan. Tandaan po natin yan. And yung pangalawa, about mourning. Now, we don't only mourn for the death of our loved ones, but we should also mourn for ourselves for whatever sins we have committed. Bilang isang taong handang magpakumbaba, ay dapat nandoon yung pagkilala sa lahat ng ating kahinaan at sa mga pagkukulang natin. Hindi po tayo perpekto. Ang sabi nga ni Pablo, lahat ay nagkasala. At hindi po sapat na tanggapin natin tayo ay mahina at tayo ay nagkasala. Kundi kinakailangan nating maramdaman yung kabigatan ng effect nito sa buhay natin. Na hindi sapat na malaman natin tayo ay nagkakasala, kundi maramdaman natin yung bunga ng bagay na ito sa buhay natin. At when we mourn for the sins that we have committed, alam natin that we will be comforted by God. Ang Diyos ang nagbigay ng assurance sa atin. Sa lahat ng taong tapat na kumikilala sa kanilang kasalanan, tapat na nagayag ng pagsisisi sa kanilang mga kasalanan, ay ginagawaran ng kapatawaran, walang iba kundi ng Panginoon. And so when we mourn for our sins, for the sins that we have committed, we all believe that God will comfort us. Tandaan po natin yan. God will grant forgiveness for whatever sins we have committed. And so, isipin din po natin na sino ba ang handang kumilala sa kanilang mga kasalanan? Sila yung mga taong kumikilala sa pagpapakumbaba nila sa harapan ng Panginoon. Only those who are poor in spirit and grieving over their sins can be found humble or meek and are worthy to receive forgiveness from God. Blessed those who mourn, for they shall be comforted. At napakagandang maalala natin na tayo sa lahat ng panahon, kapag ipinaramdam natin sa Panginoon na tayo ay nagsisisi sa ating mga kasalanan, tayo ay kanyang patatawarin. Pangalawa, the characteristics of life designed by God. Ano ba itong mga katangian ng buhay na meron tayo? At ang talatang 3 at sumusunod ang siyang bahagi ng bagay na ito. Blessed are the meek, for they shall inherit the earth. Blessed are those who hunger and thirst for righteousness, for they shall be filled. Blessed are the merciful, for they shall obtain mercy. Ito yung tatlong bahagi ng Beatitudes na dapat maging katangian ng buhay ng bawat isa sa atin. Blessed are the meek, blessed are those who hunger and thirst for righteousness, and blessed are those who are merciful. Humility, hunger for thirst and thirst for righteousness, and being merciful. These are
some of the characteristics na meron tayo, mga minamahal na mga kapatid. Kung gusto nating maranasan yung mga bagay na ipinangako ng Panginoon sa atin, kinakailangan ng mga katangiang ito. Ang pagpapakumbaba, ang paghahangad ng kabutihan, ng katuwiran, at ang pagiging mapagpatawad or being merciful. Isipin natin ang buhay natin kung wala ang tatlong ito. Papaano kung ang tao ay hindi marunong magpakumbaba, lalo't dikit sa Panginoon? Ang isang dahilan kung bakit hindi nagkakaroon ng magandang kaugnayan ang tao sa kanyang kapwa ay dahil hindi natin ipinapahayag yung diwa ng pagpapakumbaba. Ang tingin natin palagi sa ating sarili ay mas nakakaangat sa iba. Pero hindi ito yung katangian ng buhay na gustong ibigay ng Panginoon sa atin. Ang gustong ibigay ng Panginoon sa atin ay ang pagiging mapagpakumbaba sa lahat ng panahon. Pangalawa ay ang maghangad ng katuwiran. Ito yung isang bagay na kung minsan ay nawawala sa bokabularyo natin. Ang maghangad ng katuwiran. Hindi para ipagmalaki yung ating sarili, kundi tayo ay maghangad ng katuwiran sapagkat ito ang inaasahan ng Panginoon sa atin. Ang tayo ay mabuhay o mamuhay ng matuwid sa kanyang harapan. Malala ko na isa sa mga itinuro ni Propeta Amos ay ang paggamit ng plumb line o panghulog. Ang plumb line ay isang instrumento na kapag ito ay ginamit, ito ay makakatulong para itayo ng matuwid yung isang estruktura partikular ng isang pader. At lahat ng mga karpintero ginagamit ito ngayon. Isipin natin palagi na sa araw-araw ay nakatayo tayo sa tabi ng panghulog. At dapat tignan natin kung yung ating pagkakatayo ay nakaayon doon sa panghulog. Kapag nakita nating tabingi yung katawan natin, ibig sabihin ay nalalayo tayo doon sa panghulog. Ang pagiging matuwid para sa isang mananampalataya ay hindi pinagpipilian, kundi ito ang dapat maging hangarin ng bawat isa sa atin. Pangatlo ay ang being merciful o mapagpatawad. Ito yung isa sa mga bagay na mahirap nating gawin. Alam natin, ang tao, kahit tayo, ay nakagawa ng hindi tama sa kanyang kapwa. At tayo bilang mananampalataya ay tinuruan na magpatawad sa lahat ng tao na nakagawa sa atin ng hindi tama. At isa sa mga bagay na hindi natin magawa ay ang magpatawad ng lubos sa mga taong nagkasala sa atin. Maaaring sinasabi natin, kaya kong magpatawad pero hindi ko kayang kalimutan yung kanyang ginawa sa akin. That is not forgiveness. When we say forgiveness, we erase everything. Kamukha ng ginawa ng Panginoon sa atin. Inialay ng Diyos ang kanyang bugtong na anak upang tayo ay mapatawad. At ang lahat ng bahid ng kasalanan na nasa atin ay binura ng Panginoon. Yun yung tunay na pagpapatawad. Kaya ito po yung katangian na meron tayo. At upang mangyari ito, ay kinakailangang ipakita natin yung bahagi na binanggit ng first beatitude. Blessed are the poor in spirit. Tayo po ay kinakailangang patuloy na magpakumbaba, kumilala sa ating kasalanan, at kapag ginawa natin ito, ay mangyayari din, mapapasa atin din yung tatlong katangian na binanggit ko sa inyo. So we need to be humble, we need to be hunger and thirst for righteousness, and we need to be merciful. At itinuro ko sa atin na
Kapag tayo po ay mapagpatawad, ay makakamtan din natin ang kapatawaran sa ating kasalanan. Pangatlo, the course of life o yung direction ng buhay na mayroon tayo. Sa masusunod na mga talata ay binanggit ang mga bagay na ito. Blessed are the pure in heart, for they shall see God. This is one of the directions na dapat nating maranasan. To see God through the eyes of faith. At alam natin na kung malinis yung ating kalooban, no? Kapag malinis yung puso natin, makikita natin ang Panginoon sa buhay natin. Tandaan po natin yan. Kapag yung puso natin ay punong-puno ng kasalanan, definitely we cannot see God. Pero kung ang puso natin ay malinis, sabi ko nga po sa inyo, kung tayo ay nakapagpatawad sa ating mga kasalanan, then yung ipinangako ng talatang ito ay ating mararanasan. Blessed are the pure in heart, for they shall see God. At ito po ang pinakahihintay nating maranasan sa buhay natin. Pero ang requirement, kinakailangan maging malinis ang ating kalooban. Another direction set by God is for us to become peacemakers. Blessed are those are the peacemakers, for they shall be called the children of God. Blessed are the peacemakers, for they shall be called the children of God. We all love to be called the children of God. We all want such title. Alam mo natin yan. Yung bang tatayo tayo at sasabihin ng mga tao, yan ay anak ng Diyos. Binabanggit ng beatitudes na kung tayo ay magiging daan ng kapayapaan, kung tayo ay magiging instrumento para magkaroon ng kapayapaan, pagkakasundo, yung title na pagiging anak ng Diyos ay hindi ipagkakait sa atin. At yun po ay gustong-gusto nating maranasan, mga kapatid. We all want to be called the children of God. And for us to have such title is for us to commit ourselves to become instrument in the establishment of peace within our community, within our family, within our church. At panghuli na binanggit ay ang linyang blessed are those who are persecuted for righteousness' sake, for there is the kingdom of heaven. Blessed are those who are persecuted for righteousness' sake, for there is the kingdom of heaven. Ang isang problema kung minsan ay hindi tayo nare-recognize, hindi tayo nakikilala bilang maanak ng Diyos dahil hindi natin ginagawa kung ano yung dapat nating gawin. Sa kabilang banda, kung gagawin naman natin ang mga bagay na inaasahan ng Panginoon mula sa atin bilang kanyang mga anak, maraming mga tao ang tataas ang kilay sa atin. At yun po ay isang kautuhanan. When someone see you holding Bible, sasabihin niyan, Kristiyano ba yan? When someone see you going to church, kailan lang kasama ko sa inuman yan? When someone see you attending the church and taking part in the ministry of the church, marami nagsasabi, oh, ngayon lang yan, pero babalik din sa natin yung pagkatao. We all receive persecutions because we wanted to do what is acceptable before the sight of God. Huwag ko tayong mapagod
na gumawa ng tama sa harapan ng Panginoon. Tandaan po natin yan. Sapagkat alam natin na kapag tayo gumagawa ng tama sa harapan ng ating Panginoon, we may experience persecutions, but let us continue to be inspired doing what is acceptable in the sight of God, because we believe that there is heaven waiting for us. There is heaven waiting for us. Our lives does not end by having the state of life under God's provisions, pursuing characters after the pattern set by God, and pursuing righteousness. But we should also need to be mindful that as we pursue this life, we are not spared from persecutions. But let us stand still amidst all these persecutions, because we believe that there is a kingdom waiting for us. There is a God who will give favor on us. Salamat po sa inyong pakikinig at pagpalain po tayo ng ating Panginoon. At nawa ang mensaheng ito ay nagbigay sa atin ng inspirasyon at hamon sa ating pamumuhay sa araw-araw. Pagpalain po kayo ng Diyos. Tayo manalangin. Panginoon, salamat po na sa umagang ito ay patuloy kayo nangusap sa amin sa pamamagitan ng aming online worship na pinapangunahan ng Baguio Episcopal Area. Salamat po sa ministering ito na alam naming naging daan at patuloy na magiging daan upang ang inyong mensahe ay may parating sa lahat ng panig na kayang abutin ng aming broadcast ministry. Salamat Panginoon sapagkat sa aming pagsamba sa araw na ito, sa aming pagbubulay-bulay, ay inyong ipinaalala sa amin ang kalagahan ng pamumuhay sa paraang itinakda ng Diyos para sa amin. At ang paraan na ito ay kinakailangang nakaayon sa nilalaman ng Beatitudes, mga katangian at mga direksyon at paraan ng pamumuhay na dapat naming isaalang-alang sa buhay namin. Mahirap, ngunit alam namin, Panginoon, na sa pamamagitan ng inyong biyaya ay magagawa namin. At sa pamamagitan nito, Panginoon, ay maipapakilala namin ang aming mga sarili bilang inyong mga anak, bilang inyong kinikilalang mga anak na handang sumunod sa inyong kalooban. Dalangin po namin, Panginoon, na kami po ay inyong pangunahan sa aming mga gawain sa araw na ito, sa gaganaping pagsamba sa lahat ng mga local churches. Inyo po sanang pagpalain, Panginoon, ang lahat ng mga miyembro na dadalo sa aming pagsamba, at naniniwala po kami na ang panahon ng pagniig sa inyo at ang aming fellowship sa bawat isa ay isang paraan upang lalong magkaroon ng kabuluhan ang aming mga buhay. Pagpalain niyo po ang aming mga mahal na mga obispo, ang aming mga district superintendents, ang aming mga pastor, ang mga aming mga diakonesa, ang aming mga leader laiko, at lahat, Panginoon, ng mga taong may bahagi sa gawain ng inyong iglesia. Naniniwala po kami na sa pamamagitan ng aming paglilingkod ay patuloy na may papalaganap ang magandang balita ng kaligtasan, at mabibigyan kami ng pagkakataon ng Panginoon na makibahagi sa pagpapalawak ng inyong kaharian. Aming idinadalangin, o Panginoon, ang aming minamahal na nagkakaisang iglesia Methodista. Lord, alam namin at hindi rin pulingit sa inyong kaalaman ang aming mga pinagdadaanan bilang isang kalipunan ng mananampalataya. Ngayon kami ay nagtitiwala, o Panginoon, na kami ay inyong niyayakap. At anuman ang sa ngayon ay aming pinagdadaanan
bilang isang iglesia ay patuloy niyong ipapadama sa amin ang inyong pag-ibig at kami inyong bibigkisin sa pamagitan ng inyong biyaya upang kami ay matiling nagkakaisa sa lahat ng panahon. Pangunahan niyo po kami sa lahat ng sandali ng aming mga buhay. Itong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang hindi nagmamaliw na pag-ibig, kabutihan at katapatan ng Diyos ang siyang patuloy na maranasan natin. Kalakip nito ay ang biyaya at pagliligtas ng ating Panginoong Jesucristo upang sa pamagitan nito tayo ay mailayo sa anumang gawain ng kaaway. At ang pakikiisa, ang pangunguna, ang paggabay ng Santong Espiritu ang siyang sumaatin ngayon at magpakailanman. Amen at Amen. Yeah.